So yun boy, what's up sa inyo? In today's video, no, meron tayong bagong proyekto. Nandito yun sa likod ko, yung CRB Gen 1 na RD1 din. Namumuro na tayo sa RD1. Yung isa ko natatandaan nyo, si Hapon, yung block natin na CRB na RD1, nandun sa paint shop. Pinaparetouch natin yung mga ibang parte niya. Hindi pala retouch, halos repaint na yung buong katawan nun. So darating na yun, siguro 2 to 3 days from now, punong-puno na tayo dito. Nasa likod ko nga pala si Tanda, no, sa mga naghahanap kay Tanda. Ito si Tanda, parang ang lungkot na ni Tanda, no. Tagal ko nandiyan nagagamit tsaka na ilalabas sa video. Pero sa ngayon boy, dito muna tayo sa RD1 natin na bago. Kulay silver siya. Ano ba ipapangalan natin dito? Hindi ko pa alam. Bigyan muna natin paiksing silip lang. Tara. So ito boy, napansin ko kagad pag uwi ko sa kanya, umiiyak yung gulong. Ito yung tingin kong dahilan. Itong thread na to boy, halos gasgas na gasgas. Pero ito makapal pa. So hindi nakatama yung alignment niya. Papasok to ng konti, nakaganon. Dapat yan ipapaayos natin. Kagabi sa expressway medyo nakakatakot. 40-60 lang yung takbo ko. Isa pa sa napansin ko dito boy, parang naatrasan yata to. O parang pumailalim yung gulong. Hindi ko alam kung nakalasan siya ng gulong dati o naatrasan. Hindi pa siya nagagalaw eh. Kasi latang lata pa to. Kung sakaling nagalaw na to, dapat namasilya na yan o kaya naunat na. Yung body nito boy, sobrang solid. As in, napaka lata talaga. Kahit balakang boy, ang hirap maghanap ng balakang ng CRB na lata. Size 17 na mags. Ang nakalagay dito sa kanyang center cap ay Advanti. Hindi ko lang alam kung urig to boy. Ito rin pala ang isang kakaiba sa CRB RD1. 4 holes lang po, lagaya ng mags. Sa local version natin ng mga CRB, 5 stud po yan. So ito, 114 ang sukat at 4 holes lang. Pa nga pala boy, sa nakita kong lamang nito kay Hapon. I mean, lamang ni Hapon dito, naka 2-wheel drive na lang siya. So ito yung bungo sa likod. So dapat meron niyang propeller papunta sa kabila. Yung part na yon, ayun ko kung kita mo sa video, dapat may propeller yan. So anong nangyari dito, dinilit na nila at front wheel drive na lang to. Silipin natin yung loob. So, ito agad boy, notable, ang mahal nitong CRB na to. Steering wheel, check nyo na lang sa marketplace. Alam ko itong CRB na to, legit to para sa mga CRV Gen 1 lang na RD1. Isa pa boy, isa napansin ko, ito, bihira lang din to sa CRB, hindi to basta nilagay lang. Urig yan boy ng mga naka RD1 o Japan yata. Isa rin yan sa mga notable natin. Ito yung masarap sa mga RD1 na Japan talaga. Ang ganda rin ng pagkaka-convert niya kasi si Hapon, nandito yung cambio niya. So, automatic transmission pala to boy. Ayan, may kita mo yung prindle natin. Ay, hindi pa na prindle siya. Prind 2-1. Originally, right-hand drive to, nilipat lang to dito. Pero, ang ganda ng pagkaka-convert niya kasi nandito na yung cambio. Kaya ayos yan. So, isa pa boy, sa notable, ang mahal din ng mga pihita na yan boy, ito iba to sa local natin. Sa mga naka CRB dyan na naghahanap nito boy, alam nyo kung magkano rin ang presyo nyan, medyo malasa din yan. So yung mga seats nya, naka seat cover, pero tingin ko okay pa naman ang mga upuan nito at hindi pa may mga punit. Sana no boy, alisin din natin to mamaya. Ito pa isa boy sa mga kakaiba sa RD1, meron ka na sa likod nalalagyan ng mga inumin tsaka sa harap. At tsaka ito, patayo. I mean, patagilid. Dalawa magkatabi. Kasi kapag ka sa local version natin, nakatayo lang siya at nandito rin yung isang butas. So, ayos yan. Kahit yung dashboard niya, boy, ang ganda ng pagkakakasa. Mukhang repainted siya pero ang ganda ng pagkakagawa. Solid. Check din natin yung hood, yung engine niya. So, ito pala, boy, oh. Ito rin, hinahanap din to ng mga nagbubuo ng CRB. Japan din yan, masyadong malaki. Itong size nito. Hinahanap din yan ng mga nagbubuo talaga ng CRB. Itong isa, yung retract niya sa side mirror. Ibig sabihin, bumubukas yung mismong bahay ng side mirror natin. So, susubukan ko yung ipawiring. Kasi hindi siya gumagana sa ngayon. Pero itong mirror, gumagana naman. Check natin yung engine. Yeah. So ito naman ang engine ng CRB Gen 1 Japan. So mapapansin mo agad, B20B. So alam ko yung number niyan dito sa local natin ay hindi ganyan. So B20B, nilalagay din yan sa mga hatchback, sa SIR body. Yan kasi yung malakas talagang block na hinahanap ng mga Honda boys natin. So ito rin yung chassis number niya ay RD1. Kung gusto nyo makahanap ng mga RD1, legit Japan,
Check nyo agad yung chassis kasi mahirap dayain yung chassis number na yan. Itong B20, pwede itong palitan ng engine. Siyempre, pagka may CRB na gusto naka B20 din, pwede nilang mag-change engine. Pero itong chassis, medyo mahirap gawin to, boy. Sa engine niya, nakakatuwa kasi all stock lang siya. Sa wiring, wala rin masyadong kakaiba. Power steering na to, boy. All power. 2.0 engine. Ito pa isa, boy. Yung mga bintag na RD1. So, may kita mo rin agad dyan. ERD1. JDM number 1. So yung boy, pagdating sa CRB na to, medyo lamang to kaysa kay hapon. Kasi ito, nakarehistro na agad. Okay din yung aircon niya, malamig. At saka yung paint niya, tingin ko kailangan lang i-buffing. Kasi naka-urig paint pa talaga siya halos. Saka ang gagawin lang siguro natin dito, papalitan lang natin ang bumper. Pinaghahandaan ko to, boy, na palitan natin ang bumper. Yung full mark version, yun yung may fog lamps. So naghahanap na ako sa internet kung saan ako makakakuha. At dito natin yung ikakasa. Sa ngayon, boy, uunahin ko siguro ipagawa muna yung pang-ilalim niya. Kasi umiiyak yung gulong, sayang nasira na yung isang gulong sa harap, tsaka yung isa sa passenger side tingin ko sira na rin. Hanapan natin ang paraan yan para mapaayos. Hindi naman yan sobrang major, madali lang yang gawin, pero kailangan mo rin talaga ng tao na gagawa, yung mga eksperto para dyan. Tapos siguro yung gulong, papalitan na lang din natin ng bago. So yun boys, stay tuned lang kung nagaanap ka ng CRB Gen 1, RD1. Abangan mo to, tong sasakyan na to, pagsasabayin siguro natin to. Sa susunod na video, puro pagawa naman tayo dito sa CRB na to. Una nating ipapagawa para sa sasakyan na to, yung CRB RD natin na RD1. Ito yung pangalawa nating nakuhang RD1, yung silver. Kailangan natin ipacheck agad yung under chassis kasi wala sa alignment niya yung gulong niya. Kung nakita mo yung sa nakaraang video natin, naubos na nga at nasira na yung gulong nito pareha sa harap. So napacheck ko na to kahapon dun sa maggagawa na under chassis. Ang problema nga lang, hindi na kasha yung oras natin kasi medyo hapon na ako nakalabas. Sabi niya ngayon, umaga natin gawin. So hindi lang yun yung paggagawa natin ngayong araw na to. Meron din tong singaw sa tambutyo at yung mismong resonator niya wala. Siguro yung dating may-ari gusto nito medyo maingay. Yun, rinig mo ba, boy? Medyo maingay, di ba? So hindi ko trip yung mga ganyan. Ang gusto ko talaga, stock-stock lang ang tunog. Disente lang kasi hindi naman to pang racing-racing. At mamaya, boy, meron din tayong titignan na mags para naman kay hapon. Plano ko kasing gawing 15s lang yung mags niya, pero off-road tires. Abang-abang kayo doon kay hapon. So sana yung tatlong yon ay matapos natin ngayong araw na to. Sana wala naman maging aberya at makuha natin lahat sa tamang presyo. Let's go! So ayun boy, umagang kay ganda, buena mano tayo kay Trio. Dito na lang kayo magpagawa, boy. Solid dito, maayos, mura, at saka solid talaga magpagawa. Saka tignan mo naman yan, boy, meron na silang lifter. Sa December daw, magkakabit na yan. Check nga rin natin tong mags na to kung anong tatak. Urig nga ba to o hindi? So parang ang tingin ko dito ay hindi. Rota lang siya. Pero okay na rin yan, at least wala naman damage. Tulad nga nung nasabi ko kanina, kahapon nakita na ni Trio kung ano yung problema nito. Kaya hindi na silang mag-check ngayon kung ano yung tatanggalin. Yun, nakalas na agad yung upper suspension. At ito boy, yung bushing na may problema. Kaya lumalagutok at kung paminsan kumakabig kung saan-saan itong sasakyan natin. Tara, pagawa muna natin. Pero bago ang lahat, no, mag-jeep muna tayo para makarating doon. Minsan lang ako mag-jeep, boy. Kapag lang talaga may pinapagawa ako sa sasakyan at kailangan ng pyesa na itakbo, sakala ako nakakapag-jeep. So nandito tayo ngayon, boy, sa may Parian rubber bushing. Dito ako madalas magpapalit ng mga nasisirang bushing ng sasakyan natin. Pero may option pa rin naman kayo, pwede kayo bumili ng brand new kung meron kayong budget talaga. Pero sa tagal ko nang magpapagawa ng mga under chassis, bushing, yung mga ganitong quality naman okay din talaga kung tutusin. Bago nga at original lang kinabit mo, pero waldas-waldas ka rin kung mag-drive, hindi rin talaga tatagal yung mga pang-ilalim mo. Saglit na saglit lang din nila kung gawin to, boy, kasi alam mo naman talaga at makikita mo na matagal na nilang ginagawa to. Ayun, pinukpok na at pumasok na ang isa. Sumunod naman yung bakal na pinagkakabitan ng tornilyo. Hindi ko na binidyo yung isa pa kasi ganun din naman yung gagawin doon. Pagkatapos nun, boy, ay tatabasa na lang yung mga sobrang goma sa may dulo. Hindi ganun kaganda ang itsura ko ikukumpara mo sa original, pero sa trabaho niyan sa magiging lagutok ng sasakyan natin, parehas lang naman. Sana, boy, suportahan din natin yung mga gawang ganito kasi Pinoy na Pinoy ito. Pagdating din naman sa quality, hindi rin naman ito papahuli. Ayos na tayo dito, boy.
Mag-jeep na ulit tayo pa uwi. So yun boys, saglit lang naman ang biyahe papunta doon at papunta rito. Nakabalik na tayo kay Trio at kamusta na nga ba ang RD1 natin na to? Pansamantala na munang nilagay yung mga sirang gulong dito sa may bandang likod kasi hindi tayo makakapag-align ng ayos kapag ka ang gulong natin ay hindi pantay. Ikabit na nga rin agad ni Trio yung suspension bushing. Ayan, makikita mo ngayon wala na siyang awang. Ito yung pinagawa nating bushing kanina. Check din natin yung kabila. Ito naman yung sinasabi ko kanina sa inyo na maayos pa. Kaya hindi na natin to pinagalaw. Recommended din naman ni Trio na okay pa to. Kaya hindi na talaga natin siya pinagbalakan, napalitan pa. Ayos. Tamang higpit lang. Gamit tayo na extension para malakas. Siyempre, para sigurado, papaayos din natin ang kabit. Yung mga gulong na yan. Importante yan boy na chinecheck mo din sa andar bago ka umalis. Lalaglag na ba? Oo. 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 Ba't ganyan yan? Sobrang haba ng adjustment to, no? So yun boy, last step, alignment process na. Mapapansin mo agad sa manibela natin na tabingi na siya. Normal lang yan, mangyayari talaga yan kapag ka ang adjustment sa ilalim eh hindi tama. May special nga pala silang device dito na ginagamit na may salamin at tinutukod sa mga mags para maa-align natin yung mga gulong. Pati yung likod nito boy ay pina-align na natin. Kadalasan hindi na to pinapansin kasi hindi mo naman mararamdaman sa manibela. Ayun, sinipat na ni kuya number 1. Ano, tama na ba ang alignment niya? Sipat number 2 ni kuya. Ano, tama na nga ba talaga o hindi pa? Teka, ako na kaya ang sumipat dyan. May nakikita yata kayong kakaiba dyan eh. Eto na, sinipat na ng master. Eto ang hahanapin nyo boy kapag ka magpapagawa kayo dito ha. So yun boy, katatapos lang no. Sobrang solid talaga gumawa ni Trio. Pagawa na natin yung under chassis niya. So, meron lang palang mga bushing na sira na. And then yung stabilizer niya eh, kailangan lang i-press. So merong mga pagkakataon boy na pwedeng i-press lang yon or pwede ka nang bumili ng bago pero depende sa'yo. Sasabihin naman kasi nila Trio, syempre sila yung mga eksperto dun, kung okay pa o hindi na. Pin-rest na lang nila yung stabilizer natin at yun yan, nakita mo kanina, dinala pa natin sa rubber bushing yung upper na suspension. So yun lang yung main problema pero yung kabila naman natin, okay naman siya. Sulit na sulit, 1-4 yung 1-4 lang boy yung hiningi ni Trio. Tapos yung pinagpagawa natin sa rubber bushing, 250 lang isa. So pumatak lang tayo ng almost 1,000. Almost 2,000 lang tayo boy. 1,900 lahat-lahat. Yung suspension nito halos bago pa kasi talaga lahat. Ang sabi niya sa atin, ang problema lang, hindi lang tama yung pagkaka-align. So yung hindi tamang pagkaka-align, sinira niya rin yung mga bushing kasi napuwersa. Dayo kayo doon boy, kay Trio, kung kailangan nyo magpaayos ng mga under chassis, yung mga cabig o wiggle, dalin nyo lang sa kanya. Sasabihin niya sa inyo kung ano talaga yung problema ng sasakyan nyo. Bibigyan kayo ng option kung gusto nyo palitan ng bago o kaya kung pwede namang ayusin pa o ipapress lang, pwede rin nilang gawin yon boy para sa mga budget-budget dyan.